Hindi po sang-ayon ng Department of Trade and Industry at Employers Confederation of the Philippines sa panukalang muling magpatupad ng hard lockdown sa Metro Manila. Ayon kina ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. at Trade Secretary Ramon Lopez, hindi nakakayanin na ating ekonomiya kung muli magsasara ang mga negosyo dahil sa lockdown. Bilyon-bilyong piso raw ang nawala sa ekonomiya nang huling nag-lockdown nitong Marso. Kahapon ipinresenta sa IATF ang mungkahi ng Metro Manila Mayor sa ibalik sa 2 linggong enhanced community quarantine ng NCR bilang pag-iingat laban sa Delta variant. Ang naging cost of 2 weeks lockdown natin sa economy ngayon, 80 billion. At ang sabi, nawala sa sweldo sa mga tao, especially do sa mga non-essential, nawalang sweldo, 2 billion a day. Apo. Gusto ba natin ulitin uli yun? We cannot bear another massive lockdown. Nation really calls for it. Marami nawawalan ng trabaho, hanap buhay. Ayon din kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi pwedeng basta-basta isasailalim sa ECQ ang Metro Manila. Wala pa raw kasing mapagkukunan ng pondo para sa ayuda sa mga maapektuhan ng lockdown. Palagi po nating pinakikinggan ng ating mga alkalde dahil sila po magpapatupad ng mga pulisiya. Pero kung ang kanilang rekomendasyon po para sa ECQ ay kasama ng pagbibigay ng ayuda, hindi ko po alam kung meron po tayong ayudang maibibigay. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.